ni mga kapatid kay Kristo. Ngayon po ay December 21 at ang Ebanghelyo sa araw na ito ay hango mula sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 1 verses 39 to 45. Kung ating itandaan kahapon mga kapatid sa Ebanghelyo, pinahayag ng anghel ang grandang sorpresa ni Maria na siya ay naging ina ng Diyos. At ang dugo ni Maria ay narito ang awitin ng Panginoon, mangyari sa akin ang Diyos na akin. Mga kapatid, si Maria ay isang lingkod ng Diyos. Kaya sa ating Ebanghelyo, si Maria ay naglakbay ng 100 kilometers mula Nazareth papuntang Jerusalem upang dalawin at maglingkod kay Elizabeth. Hindi po sinabi kung ano ang sinakyan ni Maria, posible na isang asno o baka naglakad lamang siya at napakadelikado dahil marami rin ang mga masamang tao tulad ng mga bayan sa lahat. Naglakbay si Maria hindi lamang para dalawin, kundi nais niyang konsilihan at maging alipin o tanggit ni Elizabeth na buntis at maganda. Ito ang unang panahon na sa buhay ni Maria ang kanyang pagiging alipin ayon sa pinahayag ng anghel at sinamahan ni Maria ang kanyang pinsan hanggang sa mangyari. Mga kapatid, sa ika-anim na simbang gabi, mapakinggan natin ang kwento ng malasakit sa sarili tulad ng ating Diyos Ama nagmalasakit at ipinadala ang kanyang buktong anak upang maging kaysa sa amin. Kinalimutan ni Maria ang kanyang sariling kalagayan para lamang tulungan ang kapwa na higit na kailangan. Si Santa Mother Teresa in Calcutta ay nagmalasakit rin sa mas na kailangan dahil sabi ni Mother Teresa, "Many people do not need pity and sympathy. They need love and compassion. It is very difficult to take care of them, but very beautiful to take care of the people who have absolutely nothing, who have nobody who wants them, and nobody who cares for them." Yan ang sinabi ni Santa Mother Teresa. At naalala ko yung sinabi ni Jesus, "The greatest among you must be your servant." Ibig sabihin, akila si Nang Maria at akila si Santa Mother Teresa dahil sila ay nangyayalitig sa mas nangyayalaman. At sinasabi na rin sa atin ngayon, kapag tayo ay tunay na narin kay Jesus, dapat narin rin natin ng mga sakit sa kapwa. Sa ating pag-ibig, natin hinapin ang posisyon subalit tularan ang mga bulutos ng mga likod-likod sa ating parokya. Tanda ng pagiging alipin sa Diyos kasi ganun po kahalaga sa atin ang kapwa pag tayo ay sumasampalataya ng Jesus. Ngayon ika-anim na araw ng simbang gabi, ang hamon sa atin ay tinuring ang maglingkod kaysa paglingkuran tulad sa ginawa ng Mama Mary na mga santo ng ating simbahan. At sa ating banal na misa, we pray in a very special way for leaders of our country na nasa local to national that they should be more concerned with the common good of the people and be more effective leaders by leading as an example.